So about sa ano ko guys, sa poultry ko. Since nung umalis ako doon, eh talagasan ako mga nasa 8 na namatay. May namatay sa ano, prolapse, may namatay nang bigla lang namatay, may namatay na nanghina lang agad. So iba-iba yung dahilan guys. May namatay na naipit yung liig. Ayun. So pero yung production niya, yung production ko pa rin guys is above 90% pa rin yung ano ko, production rate ko doon sa ano ko, sa bagong batch. Kaso lang yung bagong batch ko na high sex is maliliit lang yung itlog. Ilan na ngayon? Mula April, no? April, May, June, July, August, September, October, no? 6 months na na sa akin. Pero yun nyo, dalawang tray pa lang ng large yung nakukuha namin. Yung iba, small tsaka medium. Bibira lang yung XL, nasa 10 piraso lang. So kahit increase ko pa yung ano guys, kahit in-increase ko na yung feed intake nila, wala, hindi pa rin lumaki. Or kahit anong pinaglalagay ko dyan, mga vitamins na yan, inobserbahan ko talaga guys. For 1 month binigyan mo sila ng mga supplements, wala na bago sa ano nila, sa sizes. Hindi naman dumami yung itlog. Hindi na ako nakaabot ng ano eh, 98%. Wala na, isang linggo lang yun. Ngayon nasa steady na sa mga ano eh, mga 94, 95. Nasa strain talaga yan guys ng manok. Kaya para sa akin, sa susunod, low man ako, alagaan na mabuti. Kahit sabihin nila nasakitin yung low man or aggressive, basta bantayan na guys. Kasi yung basta kaya yan. Eh yung unang batch ko nga, walang namatay sa sakit dun eh. Namatay yun puro sa ano eh, sa mga prolapse eh. Diba? Kasi doon sa ano ko, mismanagement ko. Kaya yan. Ngayon, naghahanap na ako na ano, ng na contact. Pero malayo pa eh. Siguro mga after 6 months, yung bago pa ako magdagdag. Dagdag ng bagong batch. Sa bagong batch ko, sa doon sa lumang building, gagawa tayo ng ano guys, ng low cost na cage. Yes! Yung may ano lang, yung flooring lang niya, yung battery ayun, GI. Yun lang, tapos screen na. Subukan ko gumawaan. Okay. So, yun na ba lahat? Balita pala sa Langaw, guys. Yung sa Langaw ko ah, mula June, hindi, kailan ako malis? Mga May, June, yun. Mula nung buwan na yun guys, hanggang ngayon, wala. Walang langaw. Walang langaw sa poultry. Kaya, in short, yung langaw, seasonal, hindi yan mag, basta-basta magano, basta-basta nadadami. Yun yung ano ko, na seasonal lang yung langaw. Kaya sa susunod na season, siguro mga... Pero sabi na, tag-ulan eh. Ngayon, umpisa na tag-ulan, di ba? Wala pa rin langaw naman. Langaw. Tingnan natin sa next season ng langaw. Kailan ba yung... Yan, mga February, March. Yan. Tagal pa yun. Pero may ini-experiment ako ngayon, guys. About sa ipot. Pinapatuyo kahit na hindi bilad sa araw. Hindi ko pa ma-share sa inyo kasi under observation pa siya eh. May hinalo lang ako dun sa ano guys, sa ipot.
para matuyo siya. Kahit kahit hindi ko ibilang sa araw kasi sa tag-ulan, hindi mo yan mabilag. Balitaan ko na lang kayo pag nag-click yung eksperimento ko. Kung pwede ba talaga yun, ha? Para masaya lahat. So, that's all for now. Pasensya na sa mga nagtatanong, ha, dun sa mga marami nagtatanong kasi kung saan makakuha ng RTL. Pasensya na kung di ko masagot yung iba kasi ang lalayo, eh, Baguio, ganyan. Yung may kakilala lang ako sa Cebu lang, tapos syempre yung mai-recommend ko yung lang may ano ako may naka-experience lang, di ba? Sa Cebu si Sir Melbert, sa Bohol marami naman, eh. Aside dun sa kinunan ko kay Sir De kay Sir Dennis, kay Sir Ronald, meron pa si Sir Erwin, tapos meron pa dun sa meron dun sa Facebook. Tapos sa Mindanao, guys, may malaking ano diyan, yung kilala ko lang diyan na legit si yung si ano GLV Katan. Ang tip ko lang sa inyo kung gusto niyo maghanap diyan sa malapit sa inyo, guys. No. Punta kayo sa mga Agribit Supply. Kung hindi sa bayan, diyan saya. Hindi sa bayan niyo, doon kayo sa mga syudad. Tapos doon sa Agribit Supply, magtanong kayo doon sa mga teknisya nila kung may alam ba sila na nagbibenta ng RTL. O, kung yung Agribit na yan, tingnan nyo kung may leaks ba yun na feeds na benta sila. O, alam nila yan na dyan may benta dyan ng ano, kung saan nabibenta ng RTL. O, diba? Kasi, tingnan nyo, si Sir Dennis, diba? Teknisyan yun, eh. Dami niyang kilala na yung mga suki ng ano niya ba, feeds niya, nabibenta ng RTL, diba? Mas madali, ganyan na lang, guys. Mas legit pa yan kaysa sa Facebook, diba? Pero yung mga recommend ko, guys, mga legit yun. Iwan ko lang kung magkasundo ba kayo sa presyo. Kaya, ayan. Shout out kay Sir RG Abingge. Sir, sa Bohol lang po ako nakabili. Pero madami pong nabibenta sa ano, sa Facebook page ng mga RTL. So, shout out din po kay Boss Danson Makalanga from Cavite Das Marinas. So, subukan ko po, sir, na gumawa ng video about sa nipple drinker. Okay? So, thank you, guys, for watching. So, I hope I serve my purpose. So, don't be like me. Don't be more than me, guys, sa pag-aalaga ng manok. So, yun naman talaga ang purpose ko. Kaya ginawa ko itong channel na to, eh. Para hindi nyo ako tularan. So, I hope to see you next time. So, hanggang sa muli nating pagkikita. Paalam.